Hello mga palangga. Welcome back to my YouTube channel. Alam niyo ba mga palangga na mayroon akong gustong ipakita sa inyo na damo. Hindi ko malaman mga palangga kung halaman o damo nung una. Akala ko damo lang talaga mga palangga. Pero nung makita ko sa herbal book ko ay ito pala siya ay pwede natin gawing pang home remedy. Yan ang bulaklak niya mga palangga. Ito siya mga palangga oh. Alam mo ba ito mga palangga? Itong damo na ito mga palangga ay kilala sa bansang India na Mexican DC. Ayan mga palangga, dito sa amin sa Santa Maria. Nagkalat lang po ito mga palangga. Tapos sadyang nagpatubo ako ng ganyan kadami mga palangga. Para po ma-video ko po sa inyo, para po ma-share ko po sa inyo mga palangga, na ito palang Mexican DC ay nagagamit natin pang home remedy. Akala ko damo lang siya mga palangga. Yung pala, yung damo na ito mga palangga na may health benefits na makukuha sa katawan natin kasi pwede natin siyang gagamitin ng pang home remedy mga palangga, pang medicinal use. Alam mo ba ito mga palangga, ang magagamit natin ito ay ang kanyang dahon. Ito mga palangga, yung leaves niya mga palangga. Ito pag hinugasan mo mabuti mga palangga, pwede mo itong panggamot sa nagdurugong mga sugat mga palangga. Ang gawin mo lang mga palangga ganunin mo, crush mo lang yung leaves niya mga palangga. Yan, crush niya hanggat nagkakaroon siya ng katas mga palangga, na extract na yung yun o, nakapag extract siya ng juice parang tea. Yan, kapag nakaganyan na mga palangga, pwede mong itapal directly sa kung saan yung sugat na nagdurugong sugat sa party ng katawan natin. Ayan mga palangga, bukod pa doon yung infusion naman yan ito mga palangga. Yung na-extract nating juice nito mga palangga, kukuha ka naman ng mga ilang perasong mga dahon. Ganyan. Yan. Pwede natin itong kapag nakapag-extract na tayo ng juice nito ay pwede nating gawing pangmumog mga palangga. Kapag mayroon tayong matigas na plema dyan sa bronchial tube natin, ito nakakatulong din ito mabisang paraan upang lunasan yung matigas na plema natin mga palangga. Kung mayroon tayong nagbabarado dyan sa ating bronchial tube, nakakatulong po ito yung na-extract natin ito na juice o parang tea. Yun, magagamit natin pang home remedy, nakatulong para doon sa matigas na plema mga palangga. At bukod pa doon, napakabisa din pala nito mga palangga, even sa mga sa tao, dysentery mga palangga. Ganun din mga palangga, yung katas nitong dahon, yung katas niya, pwede mong inumin mga palangga para naman doon sa kapag meron kang dysentery or diarrhoea, mabisa din ito mga palangga. Even sa mga alaga mga palangga, kasi yung aso namin mga palangga ay nagsusuka siya at saka nagtatai siya. Tapos kupumunta lang siya doon sa bakura namin at kumain siya ng ganito mga palangga. Kaya doon ko napatunayan na gumaling yung aso ko. Mabisa pala ito para sa pagtatay mga palangga. Hindi lang sa tao, pati din pala sa mga alaga nating hayop. O di ba mga palangga? Kaya kung kayo ay nakakakita ng ganito sa bakuran nyo, pahalagahan nyo mga palangga kasi yan ang napaka ganda pala niya na pwede natin magagamit ng pang home remedy. Yan, di ba nga palangga? Ito, hindi ko alam kung anong pangalan dito sa atin sa Pilipinas, kung anong klaseng ano siya. Basta sa book ko, sa amazing herbal book ko ay nakalagay siya na Mexican DC mga palangga. And din yung iba mga palangga, para malinawan kayo ay ilalagay ko na lang po sa description
sa baba ng video kong ito mga palangga para po masundan niyo po kung ano pa po yung karagdagan niya na magagamit natin ng pang home remedy sa katawan natin mga palangga, kung paano nakakatulong. Oh yeah, that's all for today mga palangga. I hope na nagustuhan nyo at sana makatulong. At sana mga palangga, kung nagustuhan nyo ay huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe na rin po mga palangga. Thank you for watching and God bless you all. Mabuhay tayong lahat. Stay safe lang po and stay healthy. Thank you for watching and God bless you all. Bye-bye.